Ikasampung arali, ang ebidensya para sa Allah. Modulo 10. Halinang ipagpatuloy natin ang talakayan sa kung ano ang ibig sabihin kapag sinabi nating isang bagay na umaasa. Pangatlo, ang isang bagay ay umaasa kung ito ay nakasalalay sa isang bagay maliban sa kanyang sarili para ito mabuhay. Ang iba pang paraan ng pagpapaliwanag ng isang bagay ay umaasa ay sa pamamagitan ng pagsasaad na wala itong kakayahan na itaguyod ang sarili. Sa wakas, ang paglalarawan ng isang umaasang bagay na ito ay may limitadong pampisikal na mga katangian. Maaaring kabilang dito ang hugis, sukat, kulay, temperatura, pagkarga, pangkat o dami ng mga bagay, at iba pa. Bakit ganito? Siyempre, kung ang isang bagay ay may limitadong pisikal na katangian, ang katangiang ito ay dapat na limitado sa pamamagitan ng isang bagay na panlabas sa kanyang sarili, tulad na sa isang panlabas na mapagkukunan o panlabas na hanay ng kadahilanan. Makatwira na igiit na ang lahat ng mga bagay na may limitadong pisikal na mga katangian ay may hangganan. Dapat na mayroong isang bagay na bago na may pananagutan sa kanilang mga katangian. Ito ay nangangahulugan ang lahat ng limitadong pisikal na mga bagay sa kabilang banda ay may pinagmulan. Dahil dito ay hindi mapaniwalaan na ang limitadong pisikal na mga bagay ay walang hanggan. Ang pagsasagawa ng komprehensibong kahulugan sa itaas sa kung ano ang ibig sabihin na pagiging umaasa ay humahantong sa atin na pagtibayin ang mundo at ang lahat ng bagay na nakapaloob dito ay umaasa. Kung ito ay totoo, kung gayon ang lahat ng ating mararamdaman, kabilang ang mundo, ay maaaring ipaliwanag sa isa sa mga sumusunod na pamamaraan. Una, ang mundo at ang lahat ng ating nakikita ay walang katapusan, kailangan at malaya. Ikalawa, ang pagkabuhay ng mundo at ang lahat ng ating nakikita ay nakasalalay sa isa pang bagay kung saan ito rin ay umaasa. Ikatlo, ang mundo at ang lahat ng ating nakikita ay nakukuha ang pagkakaroon mula sa isa pang bagay na nabubuhay sa pamamagitan ng sarili nitong kalikasan at naaayon sa walang hanggan at kalayaan. Una, ang mundo at ang lahat ng ating nakikita ay walang hanggan, kinakailangan at malaya. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na ating nakikita ay hindi kinakailangang nabubuhay. Maaaring ang mga ito ay hindi mabuhay. Sila rin ay may limitadong pisikal na mga katangian, yamang hindi sila makapagbibigay ng kanilang sariling mga limitasyon. Ang isang panlabas na bagay, ang mga limitasyong ito ay dapat ipataw sa kanila. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na ating nakikita ay hindi maipaliwanag ang kanilang mga sarili sa kabutihan ng kanilang sariling pagkabuhay o pag-iral. At ang kanilang mga bahagi ay maaaring ayusin sa ibang pamamaraan. Sa makatuwid, sila ay umaasa. At ang mga umaasang bagay ay hindi nabubuhay ng malaya. Ikalawa, ang pagkakaroon ng mundo at ng bagay na ating nakikita ay nakasalalay sa isa pang bagay ng kung saan ito rin ay umaasa. Yamang ang mga mundo at ang lahat ng ating nakikita ay hindi maipaliwanag ang kanilang mga sarili. Sa gayon, ang kailangan ng isang pang umaasang bagay upang magpaliwanag sa kanila ay walang anumang bagay na maipaliliwanag. Dahil ang umaasang bagay na dapat ipaliwanag ang mundo at ang lahat ng mga bagay na nabubuhay ay nangangailangan rin ng isang paliwanag para sa pagkakaroon nito. Sa makatuwid, ang ating paraan upang ipaliwanag ang mga bagay na umaasa ay sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang bagay na hindi umaasa at sa makatuwid ay kailangan. Ikatlo, ang mundo at ang lahat ng ating nakikita ay nabubuhay mula sa isa pang bagay na umiiral sa pamamagitan ng sarili nilang katangian at naayon sa walang hanggan at kalayaan. Yamang ang lahat ng bagay na ating nakikita ay umaasa sa ilang paraan. At ang pinakamakatwirang paliwanag na ang pagkabuhay ng lahat ng bagay ay nakasalalay sa iba pang bagay na malaya. At sa makatuwid ay walang hanggan. Dapat na ito ay malaya dahil kung ito ay umaasa, ay mangangailangan ito ng isang paliwanag. Dapat rin na ito ay walang kamatayan dahil kung ito ay may hangganan, ito ay umaasa sa isang may hangganang bagay na nangangailangan ng kapaliwanagan para sa kanilang pagkabuhay. Sa makatuwid ay maaari nating ipalagay na ang mundo at ang lahat ng bagay na ating nakikita ay nakasalalay sa isang bagay na walang kamatayan at malaya. Ito ang pinakamahusay na paliwanag sa pagkakaroon ng nag-iisang Diyos, ang Allah.